serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nasa silangan na ng Bicol Region yung low pressure area o LPA na ating binabantayan. Namataan ng pag-asa ngayong hapon ang nasabing LPA sa layo lamang 435 kilometers dyan sa may silangan ng Legazpi Albay. At sa wind map ng Metra Weather, mga kapuso, mababa pa rin yung chance maging isang bagyo ito. Makikita yung pag-iikot niya, hindi masyadong kitang-kita. Pero patuloy itong lalapit dyan sa may Hilagang Luzon, lalo na dyan sa may Cagayan Valley sa mga susunod na araw. At ramdam na rin yung ulang dala ng LPA dyan sa rehiyon ng Bicol at sa may Eastern Visayas, lalo na dyan sa may Samar Provinces. Hanging habagat naman o southwest monsoon ang dahilan ng mga pag-ulan dito sa Ilocos Region. Mga kapuso, habagat din ang nagpapatas ang alon dyan naman sa may Hilagang Baybayin ng probinsya ng Cagayan, kasama ang Batanes Province at ang buong Ilocos Region. Base naman sa datos ng Metra Weather, may maghapong ulan sa buong Visayas, Bukasan at dyan sa may Zamboanga Peninsula. At maging IM ready rin sa thunderstorm o yung mga pagkulog-pagkidlat ang halos buong Luzon na kuminsan malalakas dyan sa may Northern Luzon at sa Mindanao na kung saan Northern Mindanao at dyan sa may ARMM, posible po yung intense thunderstorm. At din sa Metro Manila, mga kapuso, bahagyang maulap ha, pero makikita natin yung araw sa umaga. Pero pagdating ng hapon, tingnan nyo yung mapa, yung kulay green at yellow na tatakip sa Metro Manila. Yan po yung malalakas na mga pag-ulan na posibleng maranasan, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.